Si Lenny! Mga bobo! Mga bobo! Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ng lola mo. Ah, si Nanay Lenny niya! Masama ang loob! Siyempre, magbibigay po kayo muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, na i-download ang Sendwave app. Gumawa po kayo ng account at i-register yung bank account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga iba't ibang pawn shops at of course, bank transfer sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay pwede pa po kayong makakuha ng additional $20 na libreng credit. Gamitin na po si Sendwave, mga kutsero, for all of your remittance needs. So ito ang balita. Lenny Robredo to skip Sona. Rodrigo Duterte, VP Sara Duterte set to attend. Yun. Eh, automatic na to si VP Sara. Siyempre, Vice President yan. Natural. It's also good na si FPRRD is also going there, di ba? Pero yung kay Lenny, okay lang naman wala siya actually. Pero hindi ko lang alam kung bakit binig deal ng mga balita. Hindi ko lang ba't binig deal eh. Manila, Philippines, former President Rodrigo Duterte and his daughter, Vice President Sara Duterte, have confirmed their attendance at President Ferdinand Marcos Jr.'s second SONA. Sa Lunes na po yan, mga kutsero, ha, yung SONA na yan. By the way, mag-live stream tayo niyan, ha? Live stream tayo sa SONA. So, kung gising ho kayo niyan, kasi nasa abroad ka, gising kayo, sama kayo sa atin. At kung wala naman po kayo masyadong ginagawa, wala masyadong trabaho, pwede rin naman, wag lang papahuli sa mga boss. Ha? Baka ayoko mawalan kayo ng trabaho on my account. So, yan. Lenny Robredo, the former vice president, however, declined the invitation. According to House of Representatives Secretary General Reginald Velasco, who announced Wednesday that the event would draw over 2,000 attendees. Dami ah. Bilang na bilang. So, nabalita siya. Ang weird lang kasi, hindi ko alam kung bakit siya nabalita. It's supposed, well, ako. Para sa akin, actually, irrelevant naman talaga kung pupunta siya o hindi. It's not important. She's not important. So, para sa akin, irrelevant yan. Nagulat nga ako, inimbita pa eh. Hala ko, move on na. Inimbita eh. So, meron, nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon, dumicline. Ayan, yan tuloy ang, yan ang pangit sa ganyan eh. Ngayon, nagpaliwanag. Merong nagpaliwanag on behalf of Lenny Robredo. Ito yung sagot. In-interview siya ng GMA News. Former Vice President Lenny Robredo on why she declined. Ay, palakihan natin. Kasi masyado maliit yung kanina. Yan. On why she declined invitation to attend President Ferdinand Marcos Jr. SONA. On Monday, ang sabi, we just received the invitation a few days ago and there are 4 events lined up already. Matagal na nakaset. Uy, showbiz. Ang showbiz, grabe! Vine, ganon. Talaga, buti ka, inimbita ka pa eh. Pwede namang hindi ka imbitahan eh. Imagine, mga kuchero, ha, ang nag-invite sa'yo, is the highest office of the land. Well, essentially, it is. Office of the President yan. The highest office of the land. Nasa sabihin mo, hindi ako pupunta dyan. May iba ako engagements eh. Meron ba talaga? O baka wala. O baka ano lang yan. Excuses. O, tulad ng dati nang ginagawa. Puro excuses. Ay, hindi. Baka sa ibang event siya kasama, baka dun sa rally. Baka dun siya sa rally kasi kasama, di ba? Magsisisigaw siya dun, di ba? Ibagsak! Ay, no. Baka dun siya kasama sa rally kasi. Hindi natin alam. Baka, hindi natin alam ang totoong motibo kung bakit hindi pupunta to. But, alam niyo mga kutsero, sa akin naman, it's irrelevant kung pupunta siya o hindi.
It's irrelevant. Hindi ko alam ba't kinover, ba't ano pa to, binalita pa to ng mainstream media eh. Kasi wala namang, may contribution ba siya ngayon sa ating bansa? Wala. Diba? Meron ba siyang ginagawa na groundbreaking at dapat bigyan ng pansin? Wala. So, bakit pa mapupunta yun, di ba? Naglato-lato. Oh, kasama niya si Bam. Dapat yung ulo nilang nila yung ginano nila, di ba? Yung nilato-lato nila yung ulo nila. Mahano ko neto. Di ba? Imagine yung ulo nila nag-uuntugang ganun, di ba? Oh, yan, lato-lato tayo. Ay, nako. Tinanggal ko na yung ano ko eh, yung audio ko na wala kaming pakialam eh. So, hindi ko siya magamit. Di ba? Parang... Well, ako, for me, no, kung ako yung former vice president, well, at least, it's a gesture of goodwill. Di ba? Parang ano yan eh, parang... nagiging mabait na lang sa'yo yung tao, kaya inimbitahan ka. Di ba? Okay lang naman yun. Kung ako yung... Kung ako, I would probably go just ano just to return the gesture of goodwill. Kung ako yan eh, kaso hindi ako yan. So sorry. Sorry kayo. Latulala. So regardless kung nandiyan siya o wala, okay lang naman, hindi naman siya importante. But nagtataka talaga ako ba't ginawang big deal to eh. Na mainstream media. So, wala lang. Ano, pinansin ko lang kasi nag-trending siya. Kaya ganun, kaya pinansin ko na. Anyway, ano kaya pwedeng gawin dito ni Lenny? Halimbawa kung ano kaya mangyayari kay Lenny kung pupunta siya doon, no? Baka out of place siya. Ang pangit. Baka out of... Ay, hindi. Kasama niya si ano, Risa Ontiveros. Magtabi silang dalawa sa upuan. Magtabi sila sa upuan. Sila-sila nila Risa Ontiveros. Pero mas bagay siya dun sa labas. Mas bagay siya kasama yung mga aktivista sa labas. Yung mga nagra-rally. Sila Piston, sila Bayan. Di ba yung mga ano, yung mga aktivista sa labas ng ano, ng kamera kapag ano, kapag may mga ganitong klaseng event. Doon siya bagay. Mas bagay siya doon. At baka doon siya pupunta. Hindi natin alam. Di ba may apat daw na events. Malay nyo, apat na ano yun. Apat na rally magkakatabi. Anyway. Ay, naku. Sarap pagtripan ni Lenny. Yan din, tanong ko rin niya, Reg TV, no? Bakit naging headline yan sa Inquirer? Kung sino, yung pag-attend niya Lenny Robredo. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit naging balita yan. Ay, magsusona din daw siya kasama ng mga aktivista, sabi ni Lito Alita Katubay. Ayan. O di magsama-sama sila doon, pahala sila. May nakikinig pa ba sa mga aktivista ngayon? Parang wala na yata eh. Ayan no, parang wala na yata. So, let's see. Kung anong mangyayari dyan. Pero again, mas bagay siya doon sa mga aktivista. So, God bless all of you and I'll see you next time. Bye.